Good evening, kapadyakers. Papadyak pa rin, no? Kahit gabi na, no? Hindi kami papadyak ngayong gabi, guys. Nagsama-sama lang yung tropa. Kasi merong something new na nandito ngayon sa Pasig. Medyo parang, ano, habang mainit-init pa, no? Bago may gala o may pakilala sa market, kami muna unang-unang titikim, di ba? So ako ano man yun, tingnan nyo na lang, no, guys. So ito yan. Woohoo! Ay. Okay. Mataas. So guys, may idea na ba kayo kung ano to? Diba? So ang idea na nakikita nyo, tama kayo dyan. It's taco. So di ba makikita nyo, soft taco. Ano yung kulay orange, guys? Mantika ng baka. Okay. So guys, isipin nyo, yung soft taco is pinray sa mantika ng baka. So just imagine, kaya pala naging color yellowish siya, no? So dun pala sa soft taco, guys, lasang-lasa mo na yung beef na kakainin mo. Maliban doon, talagang pure lean beef ang ginagamit nila dito. At ang mga ingredient is ano yan? Cheese. Tapos may onion. Tapos ito, sili ba daw? Wansoy. Kaya parang celery, no? And ang pinakamalupit nito, guys, kapag naluto na, tulad yan, ako kainin ni Boss Alvin, is meron siyang dipping sauce. Remember, guys, meron akong binalag dito na taga, from San Pablo, yung taqueria, is meron din silang dipping sauce, no? So yung dipping sauce is made up of, ano te? Yung pinagkuluan ko ng baka. Okay. Tapos nilagyan ng konting mga kinchay. Ah, okay. Wansoy. Kasi tawag namin dito kinchay. Hindi nasama, di ba? Hindi, iba. Hindi. Iba yung sa kinchay. Okay. So, wansoy. Iba pa yung sa kinchay. Kasi familiar lang ako kinchay. Ginagamit namin sa batsoy. Di ba? So, habang niluluto siya, guys, amoy na amoy mo yung bango. Saka yung lasa, actually hindi ko pa nalalasahan, pero isa amoy pa lang, nakakapaglaway na, no? Ayan, no? Tignan nyo, guys. Yung beef, may kasamang onion, saka yung wansoy, and also, syempre, lalong nagpalasa doon yung cheese at yung oil na ginagamit pampaluto o pampfry, yun, no? Yung fry, no? Doon sa soft tacos. Ngayon, since fried na siya, hindi na siya soft. Crispy na kinalabasan niya, di ba? So guys, this is a new concept maliban sa nakikita niyo, di ba? Usually, yung mga tacos na crispy, tapos lalagyan mo pa lang doon sa loob ng mga ground beef, tapos some cheese and other onions and other ingredients. Eto guys, soft taco made crispy out of beef oil on top of a hot grill, di ba? Hot fryer pala. Tapos ang end up niyan, guys, meron siyang eto na. So tatry natin nito, guys, no? So kung ano man lasa nito, mamaya mauhusgahan natin. Huh? Okay. So kung saan galing ito is later sabihin ko sa inyo kung sino yung magpapauso nito dito sa Pasig. Okay. So tikman muna natin. Ha? Sarili ko. Magulo. Okay. So, ano, kamusta po sa Alvin? Sarap. Sarap po. Ha? Ito, tanong mo yung may betchin sa bibig. Game sa KKG. KKG. Sarap. So, hindi ko pa natatry, no? So, sila, ni-mention na nila, masarap daw. So, syempre, kailangan matikman. At pinakadabis ito, hindi niya kinukutsara. Eh, no? Dapat kinakamay ito eh. Ang consume. Ah, yung sausawan. So, ang tawag pala dun sa sausawan, yung dipping sauce niya is consume. So, pinagpakuluan niyo ng baka, yun ngayon yung tinimpla para sausawan mo noon. So, lasang-lasa mo lahat. No? Ito na pala, ito na. Naiwan lang, naiwan. Yun, mainit-init pa. Okay. So, ito mo lahat ng pinuntahan nila. Ito na. Eh, yung mga ibang kinakainan ko nga, galing dito eh. Ang ako ayaw.
Recos, Recos. Mmm. Nakakaya pala may ride yung apat nila. Guys, crispy siya. Goji, yawal. Bumili lang sa pare. Cheesy yung loob. Boss. Habang inunguya mo, lasang-lasa mo yung beef. Hindi ko alam. Tsaka yung pagkakagat mo sa soft taco, so naging crispy. Ay, Ben. Galong lumasa, no? Sa radio, diba? Ayan, guys, to. O, bago kayo mag-ride. Ausaw lang. After na, and then dip ko ulit. After na yung third few days. Wow. Mm. Really. Eh, magtataka sila. Namahad mo, basahin din ako, panalo. Next year? The best. So, guys, kailangan na ng tissue. Ano yung oil niya siya? Pero yung oil niya, guys, masarap. Lalo mong nalalagaan yung dip. Gamon, no? Okay. So, tatapusin ko lang to, guys, tong kinakain ko na to na mas intensyahan na. Bago tayo mag-interview dun sa nakapag-conceptualize nito. Kasi yung mga pinuntahan namin, guys, hindi ganito ang concept nila. So, kung paano man yun, kung paano niya naisip yun, mamaya malalaman na. No? So, kain ulit tayo. Nalalasahan mo yung wansoy. Along with the beef. Narinig mo yung crunchy, oh. Marinig mo yung pagka-crunchy niya habang inunguya mo. Panalo. Jamaican. Parang Jamaican patty pero mas even better, guys. Kasi crispy yung outside, chewy in the inside, tapos cheesy pa siya. At parang hindi yung katulad nung sa Jamaican na parang loosen up yung beef. Ito, syempre, mas pure ground beef. Kaya lalong malalasahan. So, pwede pa tong option na ano, no, maanghang? Pwede, pwede. Oh, wagyan. Okay. Okay, guys, kain lang muna ako. Then later, oh, tatanungin natin yung taong nag-conceptualize nito ay kung paano niya nagawa yun. Okay? Okay, guys, natikman ko na lahat. At may dumating kami, President. Ayan, first moment, kadarating na. So, papatanong din natin sa kanya kung anong lasa ng taco na kanyang kakainin. Natikman ko na rin lahat, tao na lang hindi. Cut yun, cut. Cut yun, cut. Cut yun. Mukhang kakatikim lang ni Prince, ha? Diba, hanap ngayon, ni tao pa rin. Yan, so, merong matching na juice, guys. Pero, ano ito daw yung pinakamasarap na kamatch yung bigo, eh. Yan, yung pisahan na ni Pres. Ayan yung pinaka-best match daw sa taong parang mag-draw. Black or red. Para umiinit. Parang dili pa rin yung plato. So, tapos na ako kumain, no? Natikman ko na rin, no? So, kailangan ko ngayon is tanungin, yung tao na nakapag-conceptualize nito bago nating ilo-launch sa market. So, kilala niya naman sino, no? Siyempre, pagdating sa innovation, it's Galuteras Lechon, si Boss Galu. Magandang gabi, magandang gabi. So, Sir Galu, mag-interview ako ng konti sa iyo. Upo na muna ako, iraming ko muna itong upuan ni Sir. So, natikman ko kasi yung tapos. Actually, di ba, sinabi ko na, na-mention ko sa inyo. Na-try ko rin, nung nandun ako sa may San Pablo, yung Let's Taco About It. Ito yung taqueria. Masarap din yung gawa nila, pero nung kinumpare ko to sa tinikman ko, una, mas cheesy siya. Pangalawa, lasang-lasa mo yung beef. At kakaiba, kasi crunchy yung labas, but chewy on the inside. Diba? So, paano mo naisip tong concept na to? Yung tacos na yun, matagal na yun. Sa Mexico pa yan. Yan ang tinatawag na Birria Tacos. Birria Tacos. Iba siya sa mga tacos na nabibili natin. Yung mga soft taco, yung mga kinakain natin na malulutong yung taco. Ito, sinasawsog sa consomme. Yung juice niya. Okay. Yung pinagganuhan ng pinagpuluan ng baka. Okay. Kaya mas masarap siya kapag kinakain mo. Sawsaw mo.
kakain mo. Kakaibang. Yun, okay. So may timpla pa ba yung ground beef mo pa aside from yung pinagpakuluan? Okay, yung beef natin, bago namin pakuluan, inaano mo na namin siya ina-grill. Parang iniihaw. Okay. Para mayroon siyang extra flavor ng smoke. Oh, para mas masarap. So guys, alam niyo naman, 'di ba, pagdating sa mga grilling, specialty niya na 'yan, 'di ba? 'Yun ang gupisa, kaya nga Galuteras Lechon. So after grilling, tsaka siya, pahukuluan. Pero before din siya i-grill, meron din siyang tinimpla pa. Yung sabi niya, wala na. Wala na. So talaga, pero pag gumawa nilalagay na hindi ko na pwedeng sabihin. So that remains secret, guys. So kung ano man yung lasa noon, hindi niyo pwedeng malaman unless mag-franchise kayo. Diba? So sooner or later kasi in the market, katulad ng Galuteras Lechon niya, nag-umpisa lang naman siya sa simpleng siya yung nagsusupply ng mga grilling station, ano? And then, nagsupply na rin siya ng mga products. Then later on, papapranchise and nagkakaroon ka na rin ng mga orientation, seminar para kung paano mag-eat. At guys, specialty ng Galuteras Lechon, tandaan niyo, yung bagong kutsinilyo na hindi gasta-basta lumalambot, di ba? Boy ka pa. Hindi siya niluto sa oven. Nakaluto siya sa rotisserie. Yun, nakakaiba. So, talagang umiikot yun. Kaya talaga yung pagka-crispy niya, lechon na lechon. Hindi siya parang nagpanggap lang na lechon. Di ba? Okay. So, after that, di ba, makita ko, kinaibahan niya is yung ginigrill mo siya regularly, di ba? Usually, grill mo lang, init mo lang para maging, pero dito, nilalagyan mo pa siya ng oil ng beef. Yes. Di ba? Kasi regular soft taco is white, but dito, makita mo, color yellow siya. Yan yung, yung mga spices, yung mga seasoning na gin-rind ko para maging colorful lang yun. Ah, okay. So natural yun yung pinag-usinag. Hindi siya inilagyan ng parang atswete para maging dilaw. Ano yan? Sa sili. Oh, okay. So medyo may konting chili pala yun. Magkakasin yung klase ng chili yung natapatikong konsumo. Either 72% or 82%. Tapos meron yung dry na natapang klase ng chili. Basta secret na wali yun. So, ang kinaiba kasi wala pa ako sa market. Mahilig yan yung kumain ng mga Mexican food din. Pero sa lahat ng mga Mexican food, wala ako nakita na ginawa niya yung the way you do it. I-grill muna on a beef oil na may pinaghalo-halo chili at the same time. Tapos, tsaka mo palang ilalagay yung mga stuff sa loob, no? And then, yung dipping sauce, yun pa additional na nakita ko. Kasi yung pinuntahan ko rin, merong dipping sauce. Pero, ang nakita ko sa dipping sauce mo, lasang-lasang yung dips. Kasi yung pinagkuluan. Ayun ang masarap. So yun guys, talagang dito walang tapon, lahat ng ginamit mo, matitikman mo pa rin. At the same time, nag-mix yung lasa, kaya naging special siya. Sa UFC, nabira dito. Okay. So, ano ba ito? Pinag-umpisahan mo lang tikman ng grupo para mag-taste test, magkaroon ng comments, suggestion, or ito na. Product launching. Product launching. So, saan ba natin ito maumpisa? Malapit ibubuksan ko yan sa Facebook. So, online muna tayo. Online muna tayo. And then, afterwards, pag magkaroon na yan, iba na tayo pwesto. Saka na tayo mag branch out. Okay. So, guys, for the meantime, online muna. Pero, I'd like you to go to your Facebook page, search mo lang yung Galuteras Lechon, makikita mo na si Galu. Ayan, nandun na yung Galuteras Lechon, yung pinopost ko lagi. Minsan, ilagay ko rin din dito sa channel. Lagay ko na lang doon sa description sa baba yung link para papunta din sa Facebook page niya, no? Yung Galuteras Lechon. Para, by the time na i-launch, kasi soft launch pa lang to eh. By the time na ni-launch niya to sa market, and dun sa Facebook pala muna, pwede na kayong umorder online, diba? So, through Messenger yon bago sila. Yes, yes. And delivery, bahala na sila. Ayun. Basta ayusin ko muna. Pag ano, pwede natin i-pre-delivery. Yan, okay. So, malay mo naman. Kasi Metro Manila lang naman. Actually, ginagawa niya na rin dati yun. Yung mga lechon deli niya, di ba? So, may mga lala move dyan. I-deliver lang. Bahala ko all your options para ma-pick up. And, i-assure niya naman sa'yo pagdating sa quality.
sa flavor, talagang hindi ka magsisisi at sulit yung binayad mo. No? Yun yung pinaka-importante dito. Merong nga mura dyan. Kung mapapamura ka rin naman sa lasa. No? Dito, mahal nga, hindi naman mahal. Premium, masasabi natin, pero talagang worth the money, your money, diba? Make your money sa, worth, diba? Sabi nga, boss, you get your money. Yeah. So ito yung mga suki dito, guys. So hindi ko na ito masyado yung store buhay. Eh. Gusto nyo double yung money nyo, kausapin nyo lang yun. Double your money. Ito yung bago naman dyan. Pang double your money si Harold. AKG. Ayan yung suot niya. Mayroon kayo mga kuwang ganyan. Yung pinaka-gano. May bago na na. Kaka-Gitas. AKG. Okay. May bago nyo. Okay, so thank you, Sir Bilu, no? Thank you for the privilege sa matikman ko yung bagong-bagong nasa market. So, yun. So, punta mo na natin si Pres. Ito kasi bagong order niya lang. Kakagawa lang nung kanyang food. Ano naman nasabi mo? Bigyan mo naman ng comment. Describe mo yung nalasahan mo sa mga things na... I-compare mo yan sa mga pinagdaanan mo. Kinainan mo na pala ng Mexican. Medyo iba to siyempre. Una-una. Kailan na nag-serve. Binili tayo ko. Oo nga. Hindi yung gano'n ka pa. Tapos... Ang mahirap pa nga diba sa mga crispy taco, yung pag kumain ka, kumakalat, nababasag, like yung katulad sa tutut pancake house. Yes, hindi ko na papakalala ng pancake. Marami, marami yeah. Mga Mexican restaurant. Saka dito yung wala pang biri, kaya pag napilit, napaparami ko. Wala pang biri. Yun yung taga-biri na. So, Pres, ano masasabi mo? Anong recommendation mo? Uulitin natin ito. So, di pa ngayon ito matatapos. Sobrang sarap. Sarap. Okay. So, sige guys. So, medyo lagyan natin ng konting effect yung ating mga pagbablog, no? Tungkol dito sa product nila. And dito, naka-ready na, may taga-serve. So, interviewin din natin yung mga tao ni Sir Galu, no? So, pakilala po. Bye. Bipay. Okay, may shoutout ba, Bipay? Shoutout na kaso Sierra. Yeah, si Bipay yung tagagawa dito ng ano eh, no, ng soft tacos natin dito, no? Okay guys, magandang gabi. So, we're here still sa lugar ni Galuteras Lechon and hihingi rin tayo siyempre ng feedback para hindi nila masabing bias dahil KB92 lang. Pero here, mga friends and some of the colleagues na kilala rin natin, hihingi rin tayo ng feedback kasi invited din sila sa free taste dito sa Birria Tacos ni Galuteras Lechon. So, ma'am, pakilala po. Hi, I'm Menchi Villamor, one of the admins ng Pasigueño Food Trip. Oh, okay. Well, grabe, nakakaisa pa lang ako pero mamaya check na mga lima pa. Kasi super sarap talaga. Even day yung soup niya, the best talaga. Kaya soon, pagka nagbukas ng restaurant si Ali, abangan niyo yun. Yun ang pinaka-the best talaga na isa sa mga pinapatikim ni Ali sa amin plus the lechon. Yan. So how do you find yung difference niya between other tacos in the market na nakitikman na natin versus this one, Birria Tacos? Hindi tinipid at saka sobrang cheesy siya. Yun ang favorite ko kasi cheesy. Tapos meaty rin. Then yung iba pa na sahog niya as in super sarap talaga. Yeah. Ang layo dun sa ano pangalan doon? Yung parang Jamaica's patty, di ba? Ito kasi talagang buong-buo yung karne. Oo, tapos diba? Crispy siya. Crispy. Unang kagat mo pala, crispy, yes. Pero chewy yun daw. Oo. Guys, pare-pareho kami ngayon ng comment, no? Tingnan pa natin yung iba kung ano masasabi nila. So, thank you, ma'am. Okay. And si ma'am? Nakaka-addict. The best tacos. Pakilala mo naman. Charlotte. Isa sa mga admin ng Pasigueño's Food Trip. Yo. The best. Okay. So guys, mga admin pala to ng Pasigueño's Food Trip. Nandun lang ako, taga-like lang ako dun eh. Pero part din ako ng grupo. Okay, ngayon ko lang nakilala, di ba? And also, si ma'am. Ma'am? Hi, I'm Karen. Admin din doon sa Pasigueño's Food Trip. So anong masasabi mo dun sa taco ni Sir Galu? Solid liquid gas.
Kompleto na guys, solid liquid gas. So wala ka na mahalo. Legit. All the elements are there. Legit gastronomic experience. Yan, okay. So take it from the person, lalo na admin na Pasigueños Food House, na talaga mahilig sa food. Mga foodie to mga nang-imbita dito ni Sir Galu. Eh, no? Okay. So next, si Ma'am. Hi, I'm Steph. Yeah, si Ma'am Steph, yung siya yung wife ni... Sir Romel Eugenio. Okay. Super step. Sarap niya. Very cheesy, meaty, and the consommé. Parang inom ko na yung sabaw. Sarap talaga. Mapapainom ka sa sarap na, ma'am. Yeah. Yeah. Nakadalawa na ako. Oh, hindi halata, pero wala na. Lagi sa red wine. Yeah, no, okay. So, guys, masasabi niya, it's something na pwede mo ring i-combine or kakainin mo habang umiinom kayo ng wine. Okay, or any sparkling ba to? O, tama. Terno. So guys, bagay na bagay yan, no? Okay, so Ma'am Steph, thank you. And si Ma'am? Melody. Ma'am Melody. Ah, hi. Oh, yan, kapag ano, kapag nag-open na si Ali, try nyo. Lalo na sa mga lumalaklak dyan. Lumalaklak. Oo, okay. Ano, gusto mo? Ano, Coke, soft drinks, kape, pwede. Yan. Ayan. Tapos yun, sobrang cheesy niya. Tapos crispy siya sa outside. Okay. Oo, ayan. Try nyo. Sige, thank you po. Ayan, so ginulo ko lang sila ng konti para madagdag. And si Ma'am Jill. Ayan po. Masarap, uulit ako. Nakakaisa pa lang ako eh. Okay lang yan, ma'am. Tuloy-tuloy mo kasi habang wala pang bayad. Okay. Sila, nakaisa pa lang ako, nakadalawa na. Okay. So, yun. May takeout daw si ma'am. Sir Galu, may magte-takeout din daw. Bagay siya sa pulutan, merienda, hapunan, umagahan, at lahat-lahat na. No. Breakfast, lunch, dinner. Mas masarap pa sa expo. Bago yun, ha? May mas masarap pa kaysa sa ex niya. So, yun talaga, no? So, the best. Kaya nga, ex, tanggalin na daw. Forget, move on na daw, move on. So, pwede natin masabi, yung tako ni Sir Galu, nakaka-move on. Yes. Nakaka-move on. 100%. So, yung tako mo, Sir Galu, nakaka-move on. Bagong tagline. Okay, sige ma'am, maraming salamat po. Yeah. So, guys, nakakuha na natin yung side ng mga girls doon sa kabilang table at dito naman tayo sa mga boys. So, sir, manggugulo kami. So, sir, natikman niyo na ba yung taco ni Sir Galu? Sobrang sarap. Any comment po? Any comment? Comparison? Hindi siya oily. Mm-hmm. So, good point. And another, hindi masyadong matapang yung... I don't know consume. What you call this. Consume. Hindi siya masyadong matapang. So, nakocomplement niya yung birria itself. And okay. Yeah. So, isa rin sa and mga... And crispy siya. Pero chewy sa beginner, chewy. Yeah. So, tingin best goes with? San Miguel. Okay, na-promote pa natin San Miguel, no? Kahit na walang bayad. Ito si sir. Yun nga po. Sarap. Tapos yung loob niya, sobrang juicy. Yun. How about yung pinakalasa niya in, ano, overall? Yeah, po, so, sabi siya, sobrang sarap po. Kasi, ako po sa inyo. Pumili na kayo. Pumili na po kayo. So, hindi pa kayo makakabili kasi hindi niya pa ina-upload sa Facebook. Pag lumabas na, bili na lang kayo. Kasi sila nagpo-promote. Pero pakilala muna pala, sir. Kirsten po, anak ni Ali, which is yung nag-invent ng beer. Oh, yeah. Yeah. Yan po. Edge. Si sir, hindi siya salita eh. Friend ni Kirsten. So, kamusta sir? Ano lasa? Sarap, lalo yung may dami cheese. Ayan. So, talaga yung cheese yung nagpasarap eh. No? Hindi ko pala natanong ko Sir Ali kung anong klaseng cheese yung naginamit. Ano? Pero, napakasarap. Tsaka juicy talaga. Nakakailang ka na ba, sir? Dalawa. Kamo, pareho kami. Nakadalawa na rin kami. Nakapat yun, sir. Teka, guys. Meron tayong tumalo eh. Sa akin, dalawa lang. Oh, bigla mo matras ulit. Matras bigla eh, sir. Ito daw yung naka-apat na. Yeah, huwag ka mag-alala, bro. Walang bayad daw, sabi ni Galu. So, sir, pakilala muna. MJ po. Yeah, si MJ. Si MJ daw, yung naka-apat na dito. Huwag ka mag-alala, sir MJ. Di ka namin sisingilin. So, kamusta ba yung lasa? Bakit naka-apat ka? Tatlo lang po. Masarap po kasi yung cheese. Ah,
Tinipid ko ng konti, tatlo. Tanggapin mo, hindi naman babayaran yun. Apat talaga, tatlo. Ang totoo, tatlo na. Ayan, so si Sir MJ, nakatatlo na. Dahil nakatatlo ka, so ikaw yung magsasabi ng ano, ng lahat ng ano, masasabi mo about the product itself. From inner, outside, pati sa preparation. Yung beef ko malasa, tsaka malambot. Tapos yung cheese ko, talaga marami. Okay. Pati yung crust ng yung wrapper po. Ayun. So nalalasaan mo ba yung onion masyado sa loob o tamang-tama? Yung sa ano po, sa consommé po. Sa consommé, mas na, lumalabas yung lasa. Okay, ayun. So sige, Sir MJ, may sa shoutout ka ba? Kaya na po, Jared tsaka Pipoy. Jared and Pipoy, shoutout sa inyo. So guys, balik na tayo dito kasi dumating na yung beer. So alam mo naman, hinihintay-hintay natin yung beer dito. Eh, diba? Ayun. So it best goes with beer daw, no? Tacos. Tacos, plus beer, the best combination. Yeah, ayos, ayos. Ayun. At meron bagong dating dito. Hindi pa pala natin malo. Si Ato. Medyo may pumuporte dito kay Ato. Hindi na mo yung nakatabi. KKG. Alam mo na ba yung bagong kasabihan ng KKG, sir? Ano yun? Ayun, no? Kaka-Gcash daw. Kaka-Gcash. Yun na yung bagong KKG, hindi nakakagigil eh. Duty na nga. Sige, balikan kita sir. Ito. Ito si Happy Biker. Happy Biker, ano ba masasabi mo sa ano, sa food yung tacos mo? Masarap ha. Kakaiba yung ano, yung tacos niya. Manchi na, juicy pa yung ano, laman. Kumpara mo sa shawarma, ano, mas masarap? Mas masarap to. Okay talaga. Okay. Sinagot na ni Ming yung dalawang case. Sige. Tapos ito, meron to pinakamagaling na critic to eh. Kasi into details to. So pagdating sa criticism, malupit to eh. No? Tingnan natin kung may makikriticize dito. So ito kasi, ang galing na to sa ibang bansa, natikman niya na yung mga birria tacos doon at mga birria na food, Mediterranean, and also some Mexican food. So, tanongin ba natin? Oh, super saka lang naman. Ano ba masasabi mo dito sa Birria's Taco? Galu, ano bang kinaibahan nito sa mga natikman mo na? Ang kinaibahan nitong kay Boss Ali, yung beef niya. Kagaya din na sinabi nung dati, juicy rin, malasa, tapos melts in your mouth. Yan ang importante. Bali, konting kagat lang, doon ka kagad doon. Yeah. Hindi na yung manggigigil ka para kainin. Parang melts in your mouth nga, no? Tama yun yung tamang term na nagawid dapat. Melts in your mouth. Parang hindi ka na masyadong umunguya, pero yung pinaka, ano lang niya, patawag dito, yung pinaka tacos niya lang, ano? Doon ka lang umunguya, pero yung beef, talagang kusang nagkakalas-kalas sa loob. Yeah. Hindi kagaya ng iba, pagkagat mo, kailangan mo hilahin. How about yung lakasa nung dipping sauce niya, yung consommé? Yung consommé niya, masarap siya. Meron distinct na lasa eh. Yun yung inaalam ko eh. Ano ba yung par herb na ginamit eh? Kasi ayaw sabihin naman eh, secret daw eh. Hindi, parang ano siya. Hindi ko makuha yung ano, yung lasa niya. Yun na may distinct lasa. So guys, alamin nyo na lang pag natikman nyo yung dipping sauce niya. Kakaiba eh. No? So there's something doon. Kaya lalong nagpasarap. Parang cilantro. Yun, parang cilantro. Pero cilantro talaga. Mukhang cilantro nga eh. No? Cilantro. Okay. Hindi ko masabi ng kinsay kasi hindi iba lasa ng kinsay pero cilantro na exact. Mas social yung lasa. Mas social pakinggan. Pag kinsay, ano yun eh. Parang ano ba ito? Bachoy. Parang celery. Parang celery. Ito cilantro. Kaya medyo mas nagkaroon ng distinction sa lasa. Pero marami pa daw ingredients na ginamit. Balance yung lasa niya. Basta lahat nagmamatch. Hindi siya lumalamang sa ganun. Meron papatay na lasa para hindi mag-over yung isang lasa. Para hindi siya nag-overlapping. Hindi walang masyadong dominant. Oo, na lasa. Blended do ano well yung. Okay. Good. Thank you. Shoutout muna. Shoutout sa Miss Kong. Sarap. Sorry ka. Wala takeout to. Bawal eh. Walang shoutout. Sharon. Walang Sharon ko na yan na rin. No. Kain ka lang, pare, kain ka muna. Ako si Ali. Napasarap. Ito yung sauce. Mmm!
Puta, may beer. Sarap, vlogger. Kira siya mata ni Ibana Alawi. Mmm. Delicioso. Nice man, delicioso. Are, ano masasabi mo? Okay, busin mo na, pre. Napakasarap. Ganda tayo pag libre. Jurassic Park nyo, parang. Nagkiting aside, pre. Ano comment mo? Ano comment? Hindi ako matutulog yung gabi. Ano pa natin ito? Experience sa pagkain. First time ko kumain ito, ganoon pala yung lasa. Ito yung sauce niya. Ano sabaw? Ginawa ko ito eh. Di parang gutom Batangas nga eh. Okay guys, magpapasalamat lang tayo sa ating host for tonight. Si Galu. Tingat. Okay. And also, Okay? So, guys, ha? Mauna na ako. Kasi may takeout na ako. Okay. Ayan. So, guys, ha? Ayan, ito si first lady natin. Ayan. Soon to be. Ayan, si Sir Meng. Kilala niya naman yung kanyang loves. Ayan, ayan. And yung mga admin ng Pasig. Food. Nandiyan lahat. Okay. So see you guys. Nakatikot na ako. Sina. Ingat pare. Okay. Thank you. Sa anak mo, enjoy the tacos. Of course. Thank you. Okay, pare. Okay, ingat guys. Okay guys, that's the end of my vlog. So, yun lang. Hopefully guys, maka-subscribe kayo to my channel and get to see more of my hindi lang adventure, hindi lang gala, but also some lugar na pwede nyo mapuntahan, kainan, samahan, even with your family or friends. So, importante guys, ito sasabihin ko sa inyo, memories, we are making memories and memories should always be free. Kung ma-monetize man tayo, we'll give it back to you through raffle, giveaway, or even reaching out to the most needy. So, guys, see you. Peace out, bro.